Mahigpit na binabantayan ng pag-asa ang bagyong Nika at isa pang LPA. Hindi rin muna pumalaot ang ilang mangingisda sa Dagupan City dahil sa umiiral na gale warning. Para sa pinakahuling taya na panahon, makibalita tayo live kay Russell Simorio. Russell. CJ, unang bagyo na pumasok ngayong buwan ng Oktubre ang bagyong Nika. Bagamat hindi ito inaasahan na magla-landfall sa bansa, pinag-iingat pa rin ng otoridad ang publiko. Maghahanap muna ng pansamantalang trabaho ang mangingisdang si Mang June mula sa Dagupan City para maitaguyod ang kanyang siyam na anak. Apektado si Mang June ng dalawang weather system na nagpapaulan at nagdadala ng makulimlim na panahon sa malaking bahagi ng Luzon. Hindi muna pumalaot si Mang June dahil sa matataas na alon sa dagat. Mahirap naman makipagsapalaran kasi yung alon eh. Tsaka madilim, baka hindi makita. Construction ganun, kung ano yung may magpapalinis naman. Pinapasukan na lang namin kasi ganito, ang hirap ng buhay. Bagamat may mga mangingisda na piniling wag munang pumalaot sa ngayon, pero mapapansin natin na may mga nakipagsapalaran pa rin ngayong pandemya. Ayon sa PAGASA, bawal munang pumalaot lalo't aabot sa 2.8 hanggang 4.5 meters ang taas ng alon sa dagat na dulot ng binabantayang sama ng panahon. Ayon sa PAGASA, isa ng tropical depression na tinawag na bagyong Nika, ang LPA, na namataan malapit sa kanlurang bahagi ng Sinaitik, Ilocos Sur. Mabilis ang galaw ng bagyo, kaya hindi siya magtatagal sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Dahil sa yung wind flows niya, dahil ang counterclockwise yung pinan, mahagip tayo ng mga pag-ulan. May portion din na malalakas at mayroon din tayong light to moderate rains na makaka-receive dito sa Pangasinan. Samantala, may isa pang LPA na binabantayan ng PAGASA na namataan sa silangang bahagi ng Hinatuan, Surigao del Sur. Sa Miyerkules, inaasang papasok sa parang LPA at magiging ganap na bagyo at tatawaging Ophel. Malaki ang chance na mag-landfall dito sa mga dadaanan niya, yung mga lugar na nabanggit natin sa Bisaya at sa Southern Luzon. Magingat pa rin tayo dahil saan na sa karagatan pa ito, saan nalalakas pa ito. Si Jay, batay sa latest forecast ng PAGASA, may lakas na abot sa 55 kilometers per hour at bugso na abot naman sa 70 kilometers per hour ang bagyong Nika na kumikilo sa bilis ng 15 kilometers per hour. Kung hindi magbabago ang direksyon ni bagyong Nika, inaasahan ng PAGASA na lalabas na ito sa Philippine Area of Responsibility mamayang gabi o di naman kaya'y bukas ng umaga. Mapapansin natin na madulas sa mga kakalsadahan ngayon na dulot ng mga pag-ulan, kaya't paalala ng otoridad sa mga motorista na magdoble ingat sa kailang pagmamaneho para iwas sa aksidente. CJ. Maraming salamat, Russell Simorio.